Hello mga ka-invest and welcome back na naman sa ating channel. And sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin is yung taxation nitong Axie Infinity earnings and itong mga YouTube earnings and other online learning. So ito mga to kasi madami sa atin yung mga walang background with regard to the taxation. And here I'm going to simplify ano nga ba yung mga dapat nating malaman with regard to the taxation of these online income. And kung interested ka, panoorin mo tong video na to. Ayun na nga mga ka-invest, ay napag-uusapan natin ngayon is yung taxation nito mga online earnings na to. So, ano nga ba yung mga pag-uusapan natin? Unang-una dyan, yung sources of income. So, saan ka ba dapat taksan? Lahat ba ng income mo or yung mga nasa Pinas lang na income? And then, yung pangalawa, yung types of income earner. So, alin ka ba dito? Pure self-employed ka ba? Or pure compensation income? So, employer-employee relationship? Or mixed income ka. So, parehas ka meron. And then, yung pangatlo natin pag-uusapan, yung ating mga deductible expenses. So, ano nga ba yung mga pwede mong i-deduct dito sa mga online income na to? And then, yung last na pag-uusapan natin, ito yung mga sample computations natin with regard to the online earnings. Ayan, so simulan na natin dun sa ating unang-una. Okay, yung taxability of sources of income. So, para dun sa mga walang background, so, hahatiin natin ito. Okay, dito sa taxability of sources of income, hahatiin natin siya into two. Meron tayong citizen and alien. Pag sinabi nating citizen, tayo yon mga Filipino citizen. Okay, kapag ka naman sinabi nating alien sa world of taxation, hindi ting alien na galing sa outer space. Yung mga alien na to, sila yung mga foreigners natin sa taxation. So, ganun yung tawag sa kanila. So, maaaring ito yung mga Chinese, American na nagbi-business dito sa Pilipinas and nagkakaroon ng income sa Pilipinas. So, alien ang tawag sa kanila. And then, ito namang citizen and then alien, mahahati pa natin to sa dalawa. May tinatawag tayo na resident and non-resident. Kapag ka sinabi nating resident, syempre, nandito sila sa Pilipinas. Kapag ka naman non-resident, like yung mga OFWs natin, wala sila sa Pilipinas. So, ayun lang yung pinagkaiba nito mga to. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga sources of income. Meron tayo ditong within and outside the Philippines. So, ngayon, kapag ka resident, Filipino, citizen ka, so, lahat ng income mo is taxable. Kahit saan pa nang galing yan. Kahit sabihin mong sa crypto nang galing or sa US, YouTube, diba? So, lahat yan taxable kahit wala pa tayong mga guidelines dyan. Dapat mo yung i-declare and dapat mong bayaran yung corresponding tax na. Kasi ayan talaga yung nasa rule as a resident citizen. Okay? Kapag ka naman OFW ka or non-resident citizen, ang dapat mo lang bayaran na taxes yung mga income mo from Philippines. So, same goes with the resident and non-resident alien. Okay? So, I hope maliwanag yon. So, kapag ka Filipino and then resident citizen ka pa, di ba, nandito sa Pilipinas, lahat talaga ng income mo is taxable. Okay? So, kabilang dito yung mga income natin from YouTube, Axie Infinity, and then cryptocurrency na hindi pa natataksan ng government natin. Okay? So, I hope maliwanag yon. Pag-usapan naman natin yung mga types of individual income earners. So, meron tayo ditong tatlo. Yung kumikita lang sa salary nila or yung mga individuals earning purely compensation income. And then, ating mga self-employed individuals. So, wala silang employer. And then, meron din tayong tinatawag na mixed income earner. Okay, so ano example nung earning purely compensation income? Ang great example nito would be yung mga full-time employee natin. So, wala na silang ibang pinagkakakitaan. So, paano yung tax filing nito? So, dito sa ating individuals earning purely compensation income, yung tax filing dito, si employer na yung bahala doon. So, meron silang payroll department and itong payroll department na yung nag-compute ng mga taxes. And yung company na rin yung nagwa-file nung iyong taxes. So, bibigyan ka na lang nila ng BIR form 2316 at the end of the year. Okay? And yung tax due mo dito, gino-compute gamit yung ating graduated income tax table. So, para dun sa mga full-time employee, so, hindi nyo na inaasikasa yung taxes nyo, diba? So, makikita nyo na lang sa inyong salary, meron ng withholding tax deduction. So, ito yon.
Okay? And then yung pangalawa naman natin is yung self-employed individuals. Sino to mga to? Ito yung mga business owners. So, consider din under dito yung mga Axie Infinity players and mga YouTube vloggers kasi wala silang boss, diba? So, kumikita sila on their own. They are self-employed individuals. And paano yung tax filing nito? The taxpayer files, since wala kang employer, ikaw yung magpa-process ng iyong taxes. And ikaw rin yung magbabayad and magko-compute. And ano yung mga tax na kailangan mong bayaran? So, dalawa yung kailangan mo kasing bayaran kapag ka nagbi-business ka eh. Yung ating income tax and then yung business tax natin. Yung income tax, graduated income tax table, and then yung ating business tax, it's either VAT. Kapag ka more than 3 million pesos yung kinikita mo sa iyong online earnings, so ito yung mga malalaking YouTubers natin, subject kayo sa VAT or value added tax. And kapag ka naman small YouTuber ka lang or small Axie Infinity player na hindi kumikita na more than 3 million pesos annually, you are liable to pay the 1% percentage tax. And this 1% will be 3% sooner or later. Okay? So, temporary lang tong 1%. Okay? And then, alternatively, you can also pay the taxes through the 8% of gross receipts in excess of 250,000. So, may option ka dito. Kung gusto mo, graduated income tax table plus 1% percentage tax or 8% of gross receipts in excess of 250,000. So, ito na yung in lieu of your income tax and percentage tax. So, mamaya, papakita ko sa inyo, ano ba yung mas beneficial dito sa dalawa? Okay? And then, yung pangatlo nating type of income earner will be yung ating mga mixed income earners. Sila naman yung mga employee na may mga side hustle pa, side online hustle. Nag-Axie Infinity sa gabi, and then sa weekend, nag-YouTube vlog. So, ito, madami silang income stream. Okay? And then, paano yung tax filing neto? Dito, since may employer ka, pinabayaran ng employer yung taxes mo as an employee. So, para ma-file mo yung buong taxes mo, kunin mo yung BIR form 2316 mo kay employer mo. And then, ngayon, i-combine mo ito dun sa income mo from your online business, di ba? Or mga online earnings mo, such as YouTube and Axie Infinity earnings. Okay, and then, combine mo sila and then, computein mo yung taxes mo for all of your income. And then, i-deduct mo yung mga nabayaran na ng employer since nag-withhold siya monthly, diba, dun sa iyong salary. So, pwede mo siyang i-deduct dun sa iyong tax due. Okay? Tapos, yung iyong mga babayaran na taxes, same pa din. So, pwede kang gumamit ng graduated income tax table or yung ating 8% na taxes in lieu of your income tax plus graduated income tax. Okay? So, ayun yung mga types of mixed income earners dito. So, alin ka ba dito? So, tingnan mo. Okay? Ang susunod naman natin na pag-uusapan is yung ating mga deductible expenses. Diba, nag-earn ka sa Axie Infinity, sa iyong YouTube vlogs. Ano ba yung mga expenses na pwede mong i-deduct kasi nga tinitreat ka as business? So, necessarily, meron ka ditong pinatawag na mga business expenses. So, ano yung mga examples natin dito? If you are going to file under the itemized deductions, meron ka dito mga direct expenses. So, kumari, nag-YouTube vlog ka. Syempre, gumagamit ka ng electricity, di ba? Ayan, mga pailaw ko. And then, yung aking laptop. And then, yung aking camera, di ba? Chinacharge ko yan. Okay, so, ayun, mga electricity expense. And then, meron din tayong depreciation expense for our laptop and other gears, such as yung aking camera, itong mic, di ba? Yung mga ilaw ko, lahat ng equipment ko dito. Meron yung depreciation expense. So, pwede ko yung i-deduct sa aking income bago nila ako taksan. Kasi nga, ginagamit ko yan dito sa aking YouTube vlogs, for example. And then, meron din tayong internet expense. So, for example, naglalaro ka ng Axie Infinity, di ba? Hindi ka naman makakapaglaro kung wala kang internet. Okay? And then, kapag ka naman malaking YouTuber ka, so more or less, nag-hire ka dyan ng cameraman, editor, di ba? So, merong salaries yung mga yun. So, pwede mong i-deduct yun kasi nga, part siya nung iyong vlog. So, expense mo talaga siya. And then, lahat ng mga expenses na ginagamit mo doon sa pag-generate ng iyong income. So, lahat yan, pwede mong i-deduct as long as marirelate mo siya doon sa iyong ginagawa. So, ano yung mga substantiation requirements natin? Kapag ka kasi nag-itemized deduction ka, kailangan mong patunayan itong mga expenses na to. Okay? So, kailangan mo dyan ng official receipts or other adequate records. So, kailangan mo may supporting document ka dyan. Kailangan may dokumento ka na magpapatunay na ginastos mo tong expense na to para sa business. Pero let me tell you something. So, medyo mahigpit yung BIR natin with regards to the
claiming of expenses. So kapag ka hindi nakapangalan sa expense, maaring ma-disallow yan ng BIR. So for example, you're earning through Axie Infinity. And then meron ka mga utilities expense, 'di ba? Pero hindi nakapangalan sa'yo. So for example, nakapangalan pa sa parents mo yung utility bill. So mahihirapan ka na i-claim 'yon kasi sa parents mo nakapangalan, 'di ba? Hindi siya mare-relate directly dun sa ginagawa mo Axie Infinity, 'di ba? Kasi nga hindi sa'yo nakapangalan. So mahihirapan ka doon. Ngayon, para maiwasan natin yung gantong pahirap na mga substantiation requirements, so wala na tayong iintindihan ng mga documentations, pwede tayong mag-claim ng optional standard deduction. So itong optional standard deduction, automatically, yung expenses mo is worth 40% of your gross receipts. Diba? So kunwari, kumita ka ng 100,000, pwede ka na agad mag-claim ng 40%, which is 40,000. So, ang tataksan na lang sa'yo is 60,000. Diba? Ito, wala ka ng substantiation na kailangan gawin. Kailangan mo na lang i-op na sabihin mo na, uy, mag-OSD ako ngayong year. Okay? So, ayun lang yung requirement dito. Wala nang mga document. So, kung nahihirapan ka na mag-substantiate ng iyong mga expenses, go for OSD. Okay? And you have another option kung ayaw mo talaga mag-substantiate ng mga documents na to kasi nga, uy, hindi nakapangalan sa akin yung camera, hindi nakapangalan sa akin yung purchase ng laptop, hindi nakapangalan sa akin yung utilities, di ba? So, pwede ka mag-avail din nitong tinatawag natin na 8% tax rate in lieu of income tax and percentage tax. So, pwede ka na dito mag-automatically deduct ng 250,000 for purely self-employed individuals. Kapag ka naman mixed income earner ka, wala kang makukuhang deduction. Okay? So, wala ng 250,000 as deduction. And yung substantiation requirement, wala na. Kasi nga, itong 8% na to, in lieu of your income tax and percentage tax na. Diba? Okay? Ngayon, pumunta naman tayo dito sa ating mga tax example. So, ito mga examples natin para lang to doon sa mga non-VAT na mga persons. So, yung mga hindi kumikita na more than 3 million pesos annually. Okay? So, ang una nating example dito, kunwari, full-time Axie Infinity player ka and kumikita ka ng 410,400 annually. So, paano nakuha yon? So, kunwari, nakakuha ka ng 4-5 SLP monthly. Pero, syempre, since laro ito, nagbabari ito, di ba? Pero, fix na lang natin sa 4-5 monthly. And then, kunwari, 7.6 yung presyo ng cryptocurrency na SLP. And we all know na cryptocurrency ito, so nagbabago yung presyo neto. Pero i-fix na natin at 7.6 kunwari. Okay, and then 12 months, since 12 months yung ating taxable period. So kunwari, nag-start ka ng January, end ka ng December. Pero kapag ka kasi nag-start ka ng bandang gitna, since July lang nauso itong Axie Infinity. So more or less, times 6 lang yung iyong kikitain, di ba? Kasi nga, middle of the year ka nag-start. So, ganun yon, okay? So, 410,400. So, assuming na lang na buong taong ka naglaro. Okay? So, 410,400 yung iyong kikitain annually. Ano ba yung mga taxes na babayaran mo and magkano? Okay? So, since considered ka na self-employed, magbabayad ka ng income tax and ng ating business tax or yung ating 1% percentage tax. So, kumpitin natin. Kunwari, mag-a-assume ka na gagamit ka ng optional standard deduction. So, hindi ka mag-itemize deduction kasi nga, wala kang mga resibo and hindi sa'yo nakapangalan yung mga resibo. So, para makaklaim ka ng deduction, gagamit ka na lang ng OSD. So, ito yung scenario 1 natin. Okay? So, 410,400 times 40%. So, napakadali, wala ng substantiation. 164,160 yung pwede mong i-deduct. Okay? And then, ang tataksan lang sa'yo na income will be 246,240. Ngayon, ang gagawin mo dito, i-apply mo yung graduated income tax table. So, naandito yan. So, kita mo dyan, nandito ako magpo-fall sa 250,000 and below. So, ang iyong tax rate, 0%. So, wala kang babayaran na income tax. So, kalma lang yung mga kumikita dyan sa Axie Infinity kasi medyo wala naman talaga kayong babayaran kung kukompitin nyo, diba? Kung kumikita lang kayo ng 4-5 SLP monthly tapos 7.6 lang yung presyo. So, mag-iiba yung kwento kung kumikita ka na more than 416,667 kasi ayun yung maximum amount na pwedeng maging 250,000 yung iyong taxable income. Pero, kahit wala ka income tax, may babayaran ka pa rin na tax. Ito yung ating business tax or yung ating 1% percentage tax. So, itatimes mo lang na 1% yung kinita mo online. So, 410,400 times 1%, 4,104 lang yung babayaran mo. And ikaw naman as a player, hindi mo pa ba magawang bayaran itong 4,104? Napakaliit lang na amount na ito.
And yes, BIR may not go after you since hahabulin ka ba neto? 4,000 lang yung utang mo sa kanila, di ba? So baka lugi pa sila sa paghabol sa'yo, di ba? Yung mga habol sa'yo, may salary yan, may expenses, may mga time charges. Baka lugi pa sila sa'yo pagka hinabol yung 4,104 na percentage tax. But as a responsible citizen, you should pay your taxes kahit hindi ka habulin ni BIR. So, kung ako sa inyo, 4,000 lang naman yan, bayaran nyo na yan. Maliit lang nahalaga yan kumpara dun sa kinikita nyo online. Okay? Next scenario naman natin. So, assuming na 8% yung iyong inavail. So, in lieu of income tax and percentage tax. So, napakasimple lang na ito. 410,400 less yung 250,000 na allowed deduction. And then, ang iyong taxable income will be 160,400. And then, simply multiply it by 8%. Ang iyong babayaran na tax annually will be 12,832. So, medyo mas malaki siya kumpara dun sa gagamit ka ng optional standard deduction. So, ayan, mas okay dito yung ating OSD. Okay? Okay, so ang next example naman natin. So, kunwari, madami kang online earnings inclusive of Axie Infinity, YouTube, and then Course Hero. So, assuming na 410,400 pa rin yung kinikita mo sa Axie Infinity, and then aside from that, meron ka rin kinikita sa YouTube vlogs mo, 200,000 annually. And then, nagsasagot ka rin sa Course Hero, so kumikita ka din dito ng 100,000 annually. So, ang total na kinikita mo from your online earnings is 710,400. Ngayon, ano yung mga taxes na dapat mong bayaran and magkano? Okay, so ito, yung 710,400 mo na annual income is gagamitan natin ng optional standard deduction. So, times 40% niyo ulit and makukuha mo yung taxable income mo na 426,240. Ngayon, i-apply ulit natin yung graduated income tax table natin. So, saan magpo-fall yung 426,240? Dito siya under 400 to 800. So, meron ka na agad outright na 30,000 na tax plus 25% in excess over 400,000. So, magkano ba yung sobra sa 400,000? Diba? 26,240 lamang. Okay? And then, times 25% mo yun, makukuha mo yung 6,560. And, i-add mo yung 30,000 na base. So, 36,560 yung iyong income tax due. Okay? And, on top of that, syempre, since you are doing business online, meron kang babayaran na business tax, which is 1% percentage tax. So, 710,400 times 1%, 7,104. So, ang yung total tax na babayaran will be 36,560 plus 7,104 or 43,664. So, napakaliit na halaga na yan kumpara dun sa yung kinikita na 710,400. So, bayaran nyo na yan. So, assuming naman na gumamit ka ng 8% na in lieu of your income tax and percentage tax, magkano yung tax na babayaran mo? So, napakasimple lang din ito. 710,400 na online earnings less yung 250,000 na allowed deduction. So, ang yung taxable income is 460,400. And simply multiply it by 8%, makukuha mo 36,832. So, dito, mas mababa yung tax mo under the 8% tax rate. Okay? So, 36,832 versus yung kanina nating 43,664. So, mas makakatipid ka dito sa 8%. Okay? And then, next naman natin is yung ating mga mixed income earners. So, kunwari, ito yung details mo. So, employee ka na sa umaga, and then sa gabi, nag-Axie Infinity ka pa, and then meron ka pang YouTube sa iyong weekend, nagbablog ka pa, and then nagsasagot ka rin sa Course Hero. So, ang yung total income will be 1,070,400. So, itong net taxable salary natin from your compensation or dun sa iyong employer, net na doon ng mga mandatory deductions such as yung ating SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, kunwari, natanggal na natin yung lahat. And tataksa na lang sa'yo is 360,000. Okay? So, ano yung mga taxes na babayaran mo and magkano? Okay? Okay, so yung unang scenario natin will be the same. So, assuming magkiklaim ka ng OSD. Okay? So, ang lalagyan mo lang ng OSD will be your business income. So, wala kang allowed deduction dun sa iyong compensation income aside dun sa mga mandatory deductions and yung mga 13th month pay, mga ganon. Okay? So, hindi ka pwede mag-claim ng OSD dun sa iyong net taxable salary. So, ang 40% lang natin yung ating annual business income. Okay? So, 710,400 times 40%, 284,160 yung pwede mong i-claim na expense. So, ang iyong taxable income on your online earnings will be 426,240. Ngayon, i-add mo yung net taxable compensation income mo na 360,000
makakakuha ka ngayon ng total taxable income na 786,240. Itong taxable income na to, i-apply mo dito yung graduated income tax table natin. Saan ba siya magpo-fall? Dito siya magpo-fall under 400 to 800,000. So 30,000 pa din plus 25% in excess over 400,000. So yung excess natin 386,240 times 25%, 96,560 plus yung 30,000 na base. So ang iyong total income tax due will be 126,560. And on top of that, since may business ka, kailangan mong magbayad ng business tax, 1% percentage tax. So 7,104. So ang total na babayaran mo na tax will be 126,560 plus 7,104 or 133,664. Okay? Next scenario naman natin, assuming na nag-avail ka ng 8% na tax in lieu of the income tax and percentage tax dun sa iyong business. So, ang iyong annual business income will be 710,400. And simply multiply it by 8%, so 56,832. Bakit nawala yung 250,000 na allow deduction? Kasi dinedact mo na siya dito sa baba, diba? Naka-in excess siya, 250,000. So, kapag ka mixed income earner ka, hindi ka na pwede mag-deduct ng 250,000 sa iyong business income kasi madodobling iyong deduction. Okay? So, ngayon, i-compute mo separately yung net taxable compensation income mo dun sa 360,000. So, saan ba siya magpo-fall under the graduated income tax table? Dito siya under 250 to 400,000. So, 20% of excess over 250. Magkano ba yung excess over 250? Diba, 110,000 times 20%. So, makakuha ka dito ng 22,000. Okay, 22,000 plus 56,832 ang total tax lang na babayaran mo, 78,832 under the 8% and then the graduated income tax table. Pero i-compare natin siya dito sa ating OSD. Ang babayaran mo dito, 133,664. So, mas malaki. So, mas makakatipid ka pa rin dito sa ating 8% tax on online earnings. Okay? So, ayun lang yung mga examples natin for this online earnings. So, final thoughts. It is true that BIR may have difficulty tracking online earnings, especially dito sa ating crypto space. But it is our duty to declare and pay our taxes as a responsible citizen of our country. So, ayun lang. So, if you are not sure about the tax matters, you can always consult an accountant. So, sila yung magagaling dyan sa mga taxes. And you can always hire one, especially if you're earning that much, diba? So, you can afford to have your personal accountant. So, that's all for this video. And I hope may natutunan kayo. And thank you for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please consider subscribing sa ating channel. And also, liking this video. Thank you!